Yo, what's up guys? Kumusta? Welcome back. Ito na naman tayo para sa isang content. At dalawa ang magiging coin na ating ibibida sa inyo ngayon. Kaya kapag nasimula mo na ang video na ito, tiyakin na matatapos mo para naman na buong-buo ang impormasyon na iyong makukuha. Okay guys, kung bago ka pa dito sa ating channel, please after nyo manood, pakisubscribe at pindutin ang doorbell para palagi kang updated sa bawat video na ating i-upload. Okay, isimula natin ito dito sa aking coin na hawak. At kahapon ko lang ito natuklasan dahil kahapon ko lang binulat-lat yung lalagyan ng aking mga mamiso. At sa aking pagkilatis ito, nalaman ko na isa pala sa 2013 1 piso ko ay error coin or variety. Variety na tinatawag sa isang terms niya. Variety ibig sabihin na po ay yung mga depekto ng coin na hindi sinasadya or sinadya sa mga depekto nito. Sa kaso na ito, guys, tiyak ako na hindi ito sinadya. Okay, ito, ipakikita ko sa inyo. At pagkatapos natin itong i-discuss, didiretso tayo dito sa isang ating coin na non-magnetic, yung year 2003. At titignan na rin natin yung kanyang value sa NGC. Ito guys, meron sa po agad yung dalawang 2013 lagi ako nabubulol. Tingnan nyo dito sa may kaliwa ang error coin sa kaliwa, tapos itong 2013 ang normal coin. Ayan, pansinin nyo agad itong palibot nya. Hindi ko lang alam kung anong tawag dito, yung pinaka sidings ng coin. Ayan, or rim siguro tawag dyan. Ayan, yung bandang itaas nitong nasa kaliwa, masyado siyang makapal. Tapos pagdating dito sa ibaba, manipis. Ayan o, yung may arrow. Hindi po ba? Pansinin nyo lang guys. Ayan. Tapos itong nasa kanan, yung normal coin, tingnan nyo yung paikot ng kanyang rim, yung gilid. Pantay po yan siya, magmula ron sa taas hanggang doon sa baba. Ito, close up ko lang siya, solo. Ayan, di ba guys? Pansin nyo naman kaagad eh, yung bandang itaas, masyado makapal. Pagdating sa may baba, manipis siya. Kung naging error nito, parang hindi naging sentro yung pagkakakuha sa kanya, pagkakagawa. Kaya yung bandang itaas niya, isa, naging makapal. Ayan. At ito yung tatlong kanyang kasama, puro yan 2013. Tingnan nyo guys, pag once done, yung maigi na lang yung gilid. Halos pare-pareho itong tatlo, di ba? Pantay na pantay. Tangi yung isa, yung nasa unahan, ang naiiba. Ayun po ang kanyang error. At sa reverse nito, ito wala namang naging depekto. Okay guys, dito. Punta na tayo dito sa ating isang bidang coin, yung year 2003. Ayan siya. Kuna siya. Ang grade dito is about good na lang to guys. Medyo pangit na. Ayan. Siya nga pala, speaking of pangit, meron po akong isang viewers. Pakikita ko sa inyo guys. I-share ko sa inyo kung ano yung sinabi niya. Ito. Ang kanyang pangalan ay Junjun. Ayan guys. Babasahin ko para sa inyo. Sabi niya, kapapangit na mga coins nyo. Baya 72, 74 ako uncirculated. Madami, sabi niya. Mga pinakikita nyo, pang junk. Ayan, ano masasabi nyo dyan guys? Ayan, pang dyan, ibig sabihin guys, pang basura lang itong mga barya natin. Ayan, ako, ito lang ang masasabi ko dyan sa'yo, Mr. Junjun. Ayan, napakaganda pa naman ang pangalan mo, Junjun. Bakit na Junjun? Eh, isa ka lang naman, dapat Jun lang, di ba? So, ito nga, ganito yan, bibigyan natin ng example. Halimbawa, meron ka 10 pisong barya. Tapos, ayan na lang ang nalalabi mong barya sa bulsa, yan na lang ang nalalami yung pera, tapos yan na lang din ang kailangan mong barya para makasakay at maipambayad sa sasakyan mong jeep para makauwi ka sa inyo. Ngayon, yung 10 barya mo na yan ay pangit. Anong gagawin mo? Ibabayad mo ba yan? Kasi nga, pangit, pambasura. Ano, mamimili ka ba na itapon mo yan o gusto mong, kung gusto mo na lang makauwi? Mag-isip ka. Kung bago ka mag- comment ng mga ganito ha, kaya nilagay ang utak sa ibabaw ng ulo ng tao, kailangan muna mag-isip bago magsalita.
dahil lang masasabi sa iyo. Pero ganun pa man, shoutout sa iyo, Junior, ha? Dahil nanonood ka sa aking channel. Salamat pa rin sa iyo. So ayan, mga guys, mabaling na tayo dito sa ating 2003 na 1 piso. Ano po ito, guys? Non-magnetic. Ayan, pagkatapos nito, gawin ko content mamaya, magpapa-blood pressure ako kasi para medyo uminit yung tenga ko ron, eh. Okay. Okay, ito na ulit tayo, guys, sa NGC. Numismatic Guarantee Corporation. Alam nyo, guys, ang mga itong NGC merong 30 employed na mga Loomis Master. Sila po yung nag-grade ng mga barya. Yung mga gusto magpa-grade, pwede po kayo magpa-grade dito online. Or ako nasa Amerika kayo, pwede kayo pumunta rito para ipa-grade ang inyo mga barya at silang maglalagay ng mga karapatang halaga dyan. So ito guys, talasan niya yung mga mata nyo kasi medyo maliit. Nasa ibang baba naman siya at highlighted siya ng kulay yellow. Ayan, year 2003. Nakalagay na dyan, non-magnetic piso. Ayan siya. Andito na rin guys yung ibang mga year, 1995, 1996. Ayan, 1995 hanggang 2003. Tapos, ayan, mapakikita sa taas yung kulay blue, yung year, mint, denomination, then yung vintage niya. Walang vintage nga lang. Pero ayan, titingnan natin yung kanyang value. Ito, sa mga nakapanood na dati, alam na ito kung paano magtingin ang yung legend nito, yung kanyang tarima. Ito, guys, tingnan nyo lang agad yung G. Ibig sabihin niya, G is good. Sumunod, VG is very good. Tapos, fine. VF is very fine. Sa very fine, meron siyang value, guys. Yung nasa baba, yung highlighted na yellow, walang nakalagay dito value. Ganon din sa extra fine. Wala rin value. Pero palagi ko pagdating doon sa dulo, scroll lang natin. Ayan guys, yung highlighted na yellow, ayan po ang year 2003. Ayan, sa numeric grade na 63. Pansin nyo agad is 10. Ibig sabihin nyo guys, yan. $10 po ang value niya. So, ang laki po ng diferensya doon sa iba. Samantala yung iba is 0.80, 1.30, 1.40. Karamihan 1.30. Yan. Siya po ang namumukod tangi. Year 2003, non-magnetic. Kaya kung meron kayo ito, guys, na ang condition is brilliant uncirculated. Ayan. Ayan po ang kanyang value sa grade na 65. Beer uncirculated is $11. So, ang laki na po ng value. So guys, ayun na po ang kabuuan ng ating content ngayon. Sana nabigyan ko ulit kayo ng iilang informasyon. Pero talaga sakto-sakto yan guys. Hindi sa akin yan. Galing yan sa NGC. At siya nga pala ba akong makalimutan. Kung bago pa lang dito guys sa ating channel, huwag mo pong kakalimutan. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell na sa ganun updated ka palagi. Nabubulol talaga ako. Bihira. So, guys, until next time, God bless you all. I'm out.